Magandang gabi, Oriental Mindoro, 26 sa buwan ng Pebrero, taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, former Oriental Mindoro Governor Rodolfo Valencia hinatulang guilty ng sandigan bayan. Mayigit isang buwang gulang na sanggol nagsasalita na umano ayon sa pamilya. National Irrigation Administration nakahanda na sa epekto ng tag-init sa sistema ng patubig sa mga palayan. At sa detalye ng ating mga balita, naabutan ng Newsline Team ang grupo ng Provincial Highway Patrol Group na nagsasagawa ng checkpoint sa kahabaan ng Strong Republic Nautical Highway sa lungsod umaga ng 26 ng Pebrero. Bahagi umano ito ayon sa pamunuan ng HPG ng kanilang advokasya laban sa mga kolorum na sasakyan sa lalawigan na malaki umano ang epekto sa mga regular na bumabiyahe. Kapansin-pansin rin ang mga nahuhuling sasakyang may improvised plate number kung saan ayon kay Provincial Team Leader SPO4 Nestor Garcia, kinakailangan umano magkaroon ng legal na dokumento na makapagpapatunay na pinayagan ito ng LTO. Sa plaka na hindi original, hindi yung tinatawag natin improvised plate. Kailangan may authority yung galing sa LTO para sila ma-authorize na yung ginagamit ng plaka. Samantala, panawagan pa rin ito sa mga mamamayan, particular na sa mga driver na palagi ang magkaroon ng disiplina sa pagmamaneho. So, ang aking panawagan sa ating mga driver, ito sa ating nalawika. So, kaunti pong disiplina sa ating sa kalsada dahil ang ating pong kalsada ay hindi ganun kalaki. Napakaliit po na kalsada natin, kaya malimit po ang accident sa atin. So, dapat po tayo laging natin ginagawa sa kalsada ay ingatan ang pagmamaneho, huwag mag-reckless, at iwasan ang mag-inom para maiwasan palagi natin ang sa ibang balita. Sa pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at ng ilang kilalang mobile phone companies, muling umarangkada ang text-to-teach program kung saan 5 pampublikong paaralan sa syudad ang naging benepisyaryo na kinabibilangan ng mababang paaralan ng Lazareto, Managpi, Personas, Nag-iba at Parang. Ayon kay Ayala Foundation Senior Associate Text-to-Teach Program Chester Lee Fabian, layunin nito na magabayan ang mga kabataang mag-aaral sa pamamagitan ng teknolohiya gamit ang mobile phone sa kanilang pag-aaral na magpapataas ng kanilang kaalaman. So, ang text-to-teach ay isang global ICT program, Information Communications Technology Program, na naglalayon na itaas at improve ang learning gains ng ating mga estudyante sa grade 5 and grade 6 sa math, science, English, and values education. So, dito sa text-to-teach na to, gumagamit sila ng mobile phones, Nokia 701 mobile phones, na naglalaman ng mga 360 educational videos. Tapos itong mga videos na ito ay ginagamit ng mga guro sa kanilang pagtuturo. Ang naturang proyekto ay mula sa Stockholm sa bansang Sweden at mula ng ilunsad noong 2003, marami ng mag-aaral at guro sa buong bansa ang nabenepisyuhan ng programa. Sa pamamagitan naman ni City Councilor Erica Pasan, pasasalamat ang ipinaabot ng City Mayor Arnold Panaligan, kayon din ni DepEd Calapan City Division OIC Schools Division Superintendent Susana Bautista at ng mga mag-aaral. Ako nga balik po ang TVNet Newsline, makalipas lamang ang ilang paalala. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic, ideas for life. New
Toshiba LED Power TV. See the power. Hear the power. Feel the power. Toshiba, my choice. LED Power TV. Kaugnay ng papalapit na tag-init, nakahanda umano ang ahensya ng National Irrigation Administration hinggil sa maaaring idulot nito sa daloy ng patubig sa mga sakahan sa lalawigan kung saan ilang malawak ang plano para dito ang nakalatag na. Ito ay ayon na rin kay NIA Mimaropa Division Manager Engineer Carlito Resurrection. So far, yan ay a year before na tag-init, nakakaroon na kami ng plano dyan. And especially the source, tinitingnan namin dyan na kung talagang sa susunod na buwan ay kakapusin na especially kung walang ulan. Kaya anticipitin namin yan, yung mga tag-init na yan. And aside from that, yung mga water pumps namin na muna, marami kami nakahanda na pag nagkulang ang supply namin sa tag-init, yun ang pinahala sa farmers. Pero as of now, ang pump namin ubos pa. Kaya mga resolusyon ng farmers hinihingi namin para magkameron na makabi kami ng water pumps na handa namin sa mahabang agaraw. Dagdag pa ng opisyal, nakikipag-ugnay na rin sila sa ilang lokal na pamahalaan upang matugunan ang mga pangangailangan ng magsasaka tulad ng water pump. Si Mayor nga, a week ago, nag-usap kami tungkol sa water pump na kakailangan ng farmers dyan sa Kanubing, Tabon-Tabon, sa Kaparoyan. Samantala, inaasahan namang di na makakaapekto ang posibleng sobrang init ng panahon sa mga palayan sa kasulukuyan, bunsod na rin ang nalalapit na anihan kung saan inaasahan makapagtatala ng mataas na produksyon ng palay sa buong lalawigan. Ang tabayana ng iba pang mga balita, alipas lamang ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Iniwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pagpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Ay sa patas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, guilty, ito ang hatol ng Sandigan Bayan 1st Division kay former Oriental Mindoro Governor at 1st District Congressman Rodolfo Valencia hinggil sa kasong graft na kinasangkutan nito kaugnay ng pagbili ng pamalaang panlalawigan ng 10 reconditioned dump trucks sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang gobernador noong 1993. Sa inilabas na desisyon ni Kasyam ng Enero taong kasulukuyan, guilty sina Valencia at Gaikoku Trading Company President Edelbert Uyboko sa paglabag sa Section 3 ng Republic Act 1319 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ayon sa korte, ang pagbili ng pamalaang lalawigan ng mga dump trucks na nagkakalaga ng 6,994,286